Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito po ay komento ko lang po sa lumabas na balita at inamin nga po ito ng Commission on Elections na merong 5.2 million ballots na naimprinta na pero depektibo. So mahalaga pong malaman ninyo ito. 5.2 million ballots na naimprinta na po ng Commission on Elections and pero depektibo po ang mga balotang ito. Ang sabi po nila, may mga smudges or blacks dito sa balota. Example lang po ito ha. May mga smudges po dito sa balota at ang iba ay improperly cut. So, kung tingnan po natin, ang sabi ng Commission on Elections, 49.7 million ballots na ang naimprinta nila as of today. Wala pong bantay yun, mga kababayan. Ngayong araw lang po sila nagbukas ng printing of ballots to public observers kasi nga po, maingay na po tayo. Nagbabantay po ang sambayan ng Pilipino. So, dahil sa ingay natin, sa pagbabantay natin, tayong lahat yun. Hindi naman ako. Ako lang. Tayong lahat yun. Dahil sa ingay natin, sa pagtutulungan natin, napilitan po ang COMELEC na buksan ang proseso ng pag-imprinta ng mga balota at sinabi nila 49.7 million ballots na po ang naimprinta nila sa araw mula sa araw na ito from today and backwards, so 49.7 million up to today. Out of that 31.9 million 37.1 million ang na-verify na kasi po tulad ng sinabi ko po sa interview ng SMNI kagabi, pagkatapos po ng pag-imprinta ng balota may verification process po yan. Chinecheck po nila kung tama po ba ang pagka-imprinta, pagkagawa ng balota. So, out of 49.7 million ballots, 37.1 million ang na-verify na po nila. So, out of 37.1 million na na-verify na po na mga balota, only 31.9 million ang good ballots. 5.2 million ang defective ballots. So, depektibo po ang mga balotang ito. Tulad ng sinabi ko kanina, may smudges. Tulad din ng sinabi ko kagabi sa interview sa SMNI, kapag may smudges po itong fiducial marks, ang tawag po dito fiducial marks, ito po yung ginagamit ng makina para mag-align po at mabasa po ng tama ang ating boto. Kasi nga po ang makina hindi naman po tao. Hindi porkit makina yan, computer yan, magaling yan kaysa sa atin. Ang tao pa rin ang mas magaling kaysa makina. We have to bear that in mind. Mas mabilis lang yung replication ng kanilang trabaho if it is repetitive task. Yung replication ng trabaho mabilis pag computer, pag tulad ng vote cheating machines. Pero ang cheating, madali din. Replication ng repetitive task. So, paulit-ulit po sinabi, mas magaling pa rin ang tao. Kaya nga po, ang makina ay parang bulag. Kailangan niya ng guide. Kailangan niya ng guide ito. So, pag may mga smudges po ito, or yung dito sa baba, di ba may barcode po yan, at kung si teacher puno na yung kamay ng itim na indelible ink, i-smudge niya yan, hindi na po tatanggapin ng makina yon. So, these are examples of defective ballots. May smudges, yung print, yung ink, nag-blot, or yung pag-cut din ng papel. Kung kulang yung pagkat ng papel, yung fiducial marks niya, hindi rin magtutugma doon sa makina. So, ganyan po karami. Ganyan po kadilikente yung makina nila. Para bang ang tao ang nag-a-adjust sa lahat ng bagay na ito. Kailangan ang cut ay saktong-sakto. Kung hindi tutugma yung fiducial marks, defective yung balota. Now, kapag defective po ang balota, hindi po tatanggapin niya ng makina. No matter how you feed it, front, back, likod, front and back, apat na beses, apat na directions, hindi po tatanggapin niya ng makina. So, in effect, ang botante ay na disenfranchised. Now, dahil sa sobrang laki po ng 5.2 million na defective ballots, 5.2 million ang defective ballots, at ang tanong po natin sa COMELEC, dahil sobrang laki po nito, putting in perspective mga kababayan, ang 5.2 million ballots, isa sa bawat pitong balota ay depektibo. Yun. Isa sa bawat pitong balota ay depektibo. Napakabobo naman ang printer na yan. Ang sabi nila, brand new daw kasi ang printer. So kung brand new ang printer, hinangangapa pa pala ang printer. So, granting, for the sake of argument, na sige, na imprinta ninyo bago yung makina ninyo,
bakit umabot ng 5.2 million bago ninyo nalaman na depektibo pala ang mga barutang ito? Di po ba, mga kababayan, yun na nga, wala tayong public observers doon. Wala tayong public observers doon sa loob na nagbabantay. Kasi kung nandun ang nagbabantay, sasabihin ng observer, uy, yung balota na lumalabas dyan sa printer, i-check nyo na, i-verify nyo na para malaman nyo na yung makina pala, hindi pala na-configure ng maayos. Yung printer, hindi na-configure ng maayos. Nagbablot, nag-smudge. Or yung pagkat ng papel, hindi tama. So, dahil walang public observer, umabot ng 5.2 million ang balota na depektibo. I don't know kung paano ginawa ng COMELEC. Siguro by batch, binatch batch nila. O kahit na by batch, bakit umabot ng 5.2 million? Now, ito ang nasa isip ko, mga kababayan. Hindi mawawala sa isipan ko na noong 2016, both in my heart and in my mind, alam ko dinaya si Bongbong Marcos, si BBM, dinaya noong 2016. At ang nandaya noong 2016 ay siya pa rin sindikatong nagpapatakbo ng halalan ngayon. So, hindi mawawala sa isipan ko na magduda dito sa 5.2 million defective ballots. Kasi po, kung 5.2 million ang defective ballots at sobrang dami, pwede pong ipadalayan doon sa mga presinto na baluarte ni Bongbong Marcos. Especially, mga kababayan, ang balota ay may clustered precinct number identification at may location. So alam nila yun kung anong mga balota itong mga depektibo. At kung sasadyain talaga ng sindikato ay yung mga presinto sa Region 1, Region 2 at NCR ang bibigyan natin ng maraming defective ballots para pagdating doon sa halalan, maraming balota ang ma-disenfranchise, maraming balota ang ma-rejected, mababawasan si BBM ng, kung nakalusot to, 5.2 million. At the most, malaking bagay na po yun. Kahit 60% sa survey si BBM, hindi tayo magkampante dito sa sindikatong ito. Kaya ang panawagan ko po sa COMELEC, i-explain nyo bakit umabot ng 5.2 million ang defective ballots over this period na nag-imprinta kayo na walang nag-o-observe na kasapi ng publiko. Bakit umabot ng ganong 5.2 million at a rate of 1 in every 7 ballots depektibo? Hindi yan tatanggapin ng makina. And then, i-disclose din ninyo sa publiko for the sake of transparency and the integrity of the elections kung ano mga presinto ang natamaan dito. Kasi kung maipakita natin na ang mga natamaan ay mga baluarte ni Bongbong Marcos, di alam na natin, dadayain na naman siya ng sindikatong ito. Tandaan nyo, mga kababayan, ang sindikatong nandaya noong 2016 kay Bongbong Marcos ay isang sindikatong nagpapatakbo ng halalan natin ngayon. Kaya po, ito na nga yung sinabi ko kagabi. One of the things, isa sa mga bagay na kailangan natin gawin ay magbantay tayo. Ikural natin sila. Ibakod natin sila. Let's fence them in by using public observers sa lahat ng election activities ng Commission on Election or Commission o Election. Lahat ng activities nila, bantayan natin para hindi po sila makagalaw. Dito sa printing ng balota, replication ng SD cards, at mahalaga yung araw ng pag-transmit ng mga resulta sa kanilang tatlong data centers. Bantayan po natin yun para hindi po makalusot ang kanilang last minute magic kung meron man. Kung ito ay pandaraya, itong mga defective ballots, and I would like to believe that it is, hindi po ito last minute. Prepared cheating po ito. Preparadong pandaraya po ito. Kaya, papanagutin natin ang COMELEC. Bakit umabot ang 5.2 million ang defective ballots ninyo? Yung paggunting, pagkat ng papel, umabot ng 5.2 million ang mali ninyo? Or yung pag-imprinta na may smudges ng bagong printer, umabot ng 5.2 million? And then, ano mga presinto itong natamaan ng 5.2 million? Para at least alam ng publiko. So there it is, mga kababayan. I'm sharing this sa inyo para malaman po ninyo at patuloy po tayong magbantay. One of the things na kailangan natin gawin is i-fence in natin ang COMELEC at ang Smartmatic. Bantayan natin sarado para hindi po sila makagalaw, hindi po sila makapandayang muli. Huwag po nating hayaan madayang muli ang ating kandidato. Maraming salamat po hanggang sa muli. Salamat po sa inyong pagsubaybay.